Hello guys, good day. I'm here ulit, Mantech PH. And ngayon guys, is may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to kung paano patagalin malobat at gawing makunat ang battery ng cellphone nyo. Kung kayo isawang-sawa na kasi sobrang bilis malobat ang cellphone nyo, may paraan pa dyan guys para kahit papano is mag-improve, mas tumagal at mas kumunat yung battery ng phone nyo. So make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos. Huwag kayo mag-skip para malaman nyo at masundan nyo yung gagawin natin pasunod-sunod. Simulan na natin. Pakatapos ng aking intro. So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH. Gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Guys, road to 100k subscribers na tayo. As of now guys, nasa 85k subscribers na. So konting-konti na lang maaabot na natin guys yung silver play button ng YouTube. So maraming salamat una sa Panginoon at sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, walang Mindtech PH na channel. Nagpapasalamat ako sa lahat ng solid supporters, sa mga nanonood kahit hindi nagsusubscribe, so mag-subscribe na kayo. Then sa mga bashers, maraming salamat sa inyo. Magsimula na tayo. Alam ko guys, nagsasawa na kayo at nawawala na kayo ng pag-asa sa tuwing malulobat yung cellphone natin. Kasi nga, kahit anong gawin natin pag-charge, kahit ina-overnight charge natin, kahit sabihin na natin, chinacharge natin ng ilang oras pa yan, full na nakasaksak pa rin, umaasa tayo na pag-charge natin na matagal is matagal na rin malulobat. So maling gawain yun guys, iwasan na natin yun. Kahit anong gawin nyong pag-overnight charging, ganun pa rin yung resulta nyan. Ang masama pa doon, mas mapapadali masira yung battery kasi nga na-overcharge siya. Sinasabi naman ng iba na meron na ngayong high-tech na mga cellphone, mga smartphone ngayon, mga lithium-ion batteries na kahit i-overcharge mo is hindi nasisira. Oo nga, hindi siya nasisira. Pero pag palaging 100% full charge, masisira pa rin yung cellphone mo. Kasi nga mauubos yung charge-discharge cycle ng battery. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong tricks. So isa tong application sa Play Store. Isa tong application na legit at talagang nasubukan ko na. Effective siya guys at mapapatagal talaga yung battery mo up to 50%. So magsimula na tayo. Una natin gagawin, punta tayo sa Play Store. Click natin tong Play Store. Then punta tayo guys sa search engine ng Play Store. So click natin yan. Then search natin yung Battery Saver Free Komodo. Yan yung isi-search natin guys, Battery Saver Free Komodo. Search natin guys. Then ito siya, sa pinakauna. Click natin. Yan yung hahanapin nyo guys sa Play Store. Battery Saver Free Komodo Security Solution. Yan yung titignan nyo guys ha, yung gumawa niyan is Komodo Security Solution. Kung makikita nyo guys, mayroon na siyang 100k plus downloads, 4.2 stars, 5k reviews. Kung makikita nyo guys yung ratings niya, mayroon siyang 4.2. So halos malapit na sa 5. Ibig sabihin lang guys, maraming nagre-rate sa kanya. Then kung magbabasa naman kayo ng mga comments and reviews, halos puro positive comments yung mababasa nyo. Katibayan lamang yan guys, na satisfied talaga yung mga nagda-download nitong application. So ang una natin gagawin guys, i-download muna natin at install. Then pag na-download na natin at na-install, huwag muna kayo mag-skip sa video kasi ipapaliwanag ko sa inyo step by step yung gagawin natin para ma-extend yung battery natin up to 50%. So halimbawa na-download na natin at na-install, punta lang kayo sa application. Hanapin nyo yung application, then i-open nyo. So ito siya, click lang natin. Sa unang click mo ng application, ito yung lalabas. Sabi dito, choose what to allow Komodo Battery Saver to access. So guys, i-allow lang natin yung storage at phone para mas effective talaga yung pag-prolong ng battery sa phone natin. So nag-click natin tong continue. Click natin yan. So i-click lang natin guys yung I accept. Click natin yan. Di pag lumabas yan, click lang natin yung OK. So click natin. Then nandito na tayo guys sa Battery Saver na Komodo. Ang gagawin natin guys, i-click lang natin yung OK. Then ito yung dashboard niya. Dito nyo makikita guys yung battery percentage ng phone nyo. Then sa tabi, may nakalagay dyan intelligent options. So ang gawin natin guys, i-click natin yan. Then pag naklik na natin yung intelligent options, ito yung makikita nyo. Nakalagay dito, low power auto save. So dapat naka-on lang yan. Okay, so kung naka-off yan, i-on nyo yan para mas kumunat yung battery ng phone natin. Then dito nyo rin makikita yung schedule mode switch. Dapat naka-on yan. Then yung disable features when device lock. Okay? So dapat naka-on din yan. Para garantisado na tatagal talaga malobat yung cellphone natin. So back lang natin.
Dito guys, meron dito mga quick actions. Hindi mo na kailangan pumunta sa settings ng phone mo kasi dito mo na siya makikita. So, andito yung Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 2G, 3G, brightness, sound, feedback, and auto sync. So, dito guys, pwede mo na makontrol yung mga settings sa phone mo na hindi ka na pumupunta dun sa mismong settings talaga. Dito lang sa may application na to, makikita mo na yung mga actions at pwede mo siya ipindutin, pwede mo siya i-off or i-on. Nasa sayo yan. Then sunod, punta tayo dito guys sa charge. Click natin yan. Dito guys sa charge, halimbawa mag-charge na kayo, pumunta lang kayo dito sa charge, then isaksak nyo yung charger nyo para mas mapabilis yung pag-charge ng phone nyo. So makakatulong din to para mas bumilis mag-charge and in the same time, mas tumagal malobat yung cellphone natin. Sunod, click lang natin itong save mode. Click natin yan. Then dito sa save mode guys, meron ditong presets na tinatawag and customizable modes. Unahin natin yung presets. Sa presets, merong normal mode, power saving mode, and economy mode. Yung normal mode guys, sabi dito, few features are switched off. Sunod, power saving mode, sabi naman dito, more features including Wi-Fi are switched off. Sunod, yung economy mode, all features are switched off. So para sa inyo guys, alin yung makakatipid dito? Siyempre, yung economy mode kasi nga, all features are switched off. Pero siyempre, hindi naman tayo papayag na off lahat. So hindi na natin, halimbawa, nag-games tayo, hindi natin magagamit. Halimbawa, mag-on tayo ng mobile data, hindi natin magagamit kasi nga, lahat ng features is naka-off. So ngayon, may tinatawag na customizable modes. Dito mo magagawa guys, halimbawa, may mga features na hindi mo kailangan, yun lang dapat yung naka-off. Pero yung ginagawa mo sa cellphone mo, dapat ikaw yung magko-control. So pwede mo siya makontrol, pwede mo siya ma-on kahit yung iba is naka-off. Kaya nga tinatawag na customizable modes. Kasi ikaw magko-customize ng system, ng arrangement at kung ano yung i-off at i-on sa phone mo. So meron ditong reading mode, cinema mode, gaming mode, my custom mode. Sa reading mode guys, so pipinitin mo lang to na pencil dito. Pag clinic mo yan, ikaw yung magde-decide kung ano yung screen timeout, screen brightness, then kung naka-on ba yung wifi or hindi. So, ang i-click mo lang yung save kung ano yung gusto mo palitan dito. Pero pag wala ka naman papalitan, cancel mo lang. Sunod yung cinema mode. Quiet settings for cinemas and meetings. So, i-click lang natin itong pencil. Then dito, naka-on yung silent mode. Yung vibration alert, naka-on din. Pero kung gusto mo i-on yung silent mode, pwede rin. Kasi ikaw nga magko-customize. Kung maganda ka-design lang to guys, na on sa silent mode at on sa vibration. Pero ikaw pa rin mag-decide kung i-on mo ba or i-off. Sunod yung gaming mode. Sa gaming mode guys, nakalagay max performance, minimum interruption. Click natin itong pencil. Dito nakalagay screen brightness, nakaset siya sa 100%, Wi-Fi naka-on, Bluetooth naka-off. So ikaw bahala guys kung i-on mo yung Wi-Fi, syempre kung online gaming yan, naka-on dapat. Pero kung offline lang naman, walang problema, i-off mo yung Wi-Fi. Sunod guys, dito naman sa create new custom mode, ikaw na talaga dito yung pure na magde-decide, magko-customize ng settings sa cellphone mo. Pag-click natin yan, andyan yung screen timeout, screen brightness, vibration alert, Wi-Fi, mobile network or mobile data, auto-sync, Bluetooth, touch feedback. So ikaw na talaga magko-control dito lahat, ikaw magde-decide kung ano yung i-on mo or i-off mo. So ganun lang guys kasimple, pumili lang kayo dito sa presets. Pag gusto nyo makatipid talaga, syempre, piliin nyo yung economy mode kasi all features are switched off. Sobrang tipid nun guys, ma-extend yung battery nyo up to 50%. So talagang kukunat at tatagal malobat. Pero lahat ng features are switch off or matuturn off. Ngayon, ikaw na bahala kung ano yung i-off mo lang at ano lang yung i-on mo. Para syempre, magamit mo pa rin yung cellphone mo. Halimbawa, gamers kayo or halimbawa may naantay ko yung text or tawag, syempre, dapat may naka-on din na features. So, kaya nga, dito yung customizable modes. Kayo na bahala guys kung paano nyo i-customize. At kung gusto nyo talaga pure na kayo yung magde-decide, dito kayo pumunta sa create new custom mode. Para kayo talaga yung magde-decide kung ano yung mga naka-off lang at mga naka-on. So yun guys, sundin nyo lang guys yung sinabi ko, step by step. At sigurado ako guys, 100% may extend talaga, mas kukunat at tatagal malobat yung battery ng cellphone nyo. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, tag PH, thank you and God bless all.